bilang sina Pampanga Representative at Presidential Son Mikey Arroyo at El Shaddai Leader Mike Velarde sa mga nominee ng ilang party list organizations na tumatakbo sa May elections. First nominee ng Ang Galing Pinoy party list si Arroyo. Si Velarde naman ay fifth nominee ng Buhay Hayaan Yumabong o Buhay party list. First nominee nito ang anak niyang si Mariano Michael. Kaugnay nito, sinabi ng COMELEC na ilalabas na nila sa susunod na linggo ang guidelines ng party list nominees, kabilang sa panuntunan ang pagkilala sa mga nominado. Umaasa ang COMELEC na sa pamamagitan ng guidelines, mas magiging malinaw kung sino ang dapat mapabilang at kumatawan sa party list. May iba naman po tayo ng mga balita, mga kapuso. Isa pong kwento ng pagpupursigi. Kahit wala siyang mga binti, paa, kanang braso at kamay, isang bata ang nakapagtapos ng elementarya sa lungsod ng Caloocan. At ang kanyang graduation, tinutukan ni John Consulta, eksklusibo. Ipinanganak si James Murata na walang binti, walang paa, walang kanang braso at kanang kamay. Ang kanyang kaliwang kamay naman, dikit-dikit ang ilan sa kanyang mga daliri. Pero di naging hadlang ang mga kapansanan ni James para maabot nito ang pangarap na makapag-aral tulad ng ibang normal na bata. Sa halip na kaawaan ng kanyang sarili, nagsumikap si James para makatapos sa pag-aaral. Kanina, taas noong nagmarcha si James kasama ng mga classmates sa kanilang graduation day. Ang hindi alam ng iba, di basta-bastang estudyante si James dahil sa kakayahan niyang ipakita ang kanyang dulong at talento sa kabila ng kanyang pagiging physically challenged. Matalino siya. Committed siya sa kanyang mga ginagawa. I hope na siya ay maging inspiration sa iba pang mga katulad niya. Matapos ang 6 na taon, eto na si James para anihin ang bunga ng kanyang pagpupursige. Gamit ang kanyang tsinelas at palaging bit-bit na plastic na batsa, excited na nagmarsya si James kasabay ang mga kaklase. Nakuha ni James ang award na most honest at most friendly. Hindi lang yan, nagtapos siyang third honorable mention ng kanyang klase. Ang mga magulang ni James, abot tenga ang ngiti. Todo pagmamalaki sa anak na marunong lumaban sa mga hamon ng buhay. Talagang proud na proud talaga kasi talagang wala akong naging problema sa kanya. Maano talaga ang discipline niya sa sarili niya. Ang nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi tinulungan niya ako at nakagraduate po ako ng grade 6. At nagpapasalamat din po ako sa mama ko kasi tinuruan niya ako ng lubos-lubusan. Hindi naging madali para kay James ang maging isang normal na estudyante. Sa kabila ng dikit-dikit na daliri, kinakaya raw nito ang pag-usulat. Saksi ang mga kaibigan at guro. Masipag daw itong mag-aral. Ang mga buhay tulad ni James ay nagpapatunay lamang na sa tulong ng tiwala sa sarili at pananampalataya sa may kapal, kaya mong abutin ang iyong mga pangarap. John Consulta, Nakatuto, 24 Horas. Chika Minute! Na po sa Linggo ang bagong Sunday variety show ng GMA na Party Pilipinas. Excited nga ang Kapuso Star sa kanilang dance rehearsal kasama ang sikat na international choreographer na si Fusion. Yan ang chika ni Lars Santiago. Parang walang kapaguran kung magturo ng sayaw si Fusion. Tila din niya alam ang ibig sabihin ng jet lag dahil pagkadating niya sa Pilipinas, sumabak na agad siya sa trabaho bilang choreographer ng Party Pilipinas. Hindi lang mga dancer, kundi maging mga artista at mga singer ay sumasa ilalim sa pagtuturo ng isa sa pangunahing choreographer sa Hollywood. Sa particular na rehearsal na ito, seryoso sa kanilang dance lesson ang mga taga-Party Pilipinas tulad nila Mark Bautista, Ina Asistio, Chris Lawrence, Team Yap at ang La Diva. On 1, 7, 8, 1. Hindi nga naman birong ang magturo sa iyo ay ang choreographer ng mga sikat na international artist na tulad nina Beyonce, Justin Timberlake at Akon. Dahil lahat ay seryoso, madali nilang natutunan ang mga step na itinuro ni Fusion. Kaya naman ngayon pa lang, marami nang nag-aabang sa pagbubukas ng Party Pilipinas sa Linggo. Alam mo, very excited kaming lahat for Party Pilipinas because matagal namin pinaghandaan ito.
At sa March 28 lalabas na. So we're very, very, very excited. Lilibot kami ng buong Pilipinas, lilibot kami sa buong mundo. So Party Pilipinas will be part of lahat ng mga kapuso sa buong mundo. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for Chika Minute. Tutukla uli bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Pinagbintangan po ng independenteng kandidato sa pagka-presidente na si Senadora Jambi Madrigal, ang leader po ng El Shaddai na si Brother Mike Velarde, na kipagsabwatan daw si Velarde kay Senador Manny Villar kaugnay ng C5 Road Extension Project. Ayon kay Madrigal, inako ni Velarde ang paghiling ng tinatawag na realignment ng kalsada dahil kaibigan niya si Villar. Ayon naman sa tagapagsalita ni Velarde, panahon pa ni dating Pangulong Ramos lang hiligi ni Velarde ang tinatawag na realignment. Tatamaan daw kasi ng proyekto niya ng kanyang lupa at kung sakali ay dapat siyang bayaran ng gobyerno para rito. Para naman sa Partido Nacionalista, patuloy lang na sinisira ni Madrigal si Villar. Sinabi ni Mike Velarde na ang naghingi daw ng realignment siya at hindi si Villar. At mga kapuso, yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mel Tiangco, Connie Sison at Pia Guanyo, mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mike Enriquez. James Morata, yung batang binalita namin sa inyo kanina, mabuhay ka, kapuso. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.